Tayo ngayon ay magtingin at sambahin ang buon. Magdiwang tayo sa aming negosyo. Purihin ang Panginoon. Diba pong Jesus Nazareno, awit at papuri, alay namin sa'yo. Tingin ang dalangin at pagsamo, bayan mo. Viva poong Jesus Nazareno. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin po natin ang ating mga kasalanan upang marapat tayong gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa mga kapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal ng Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan at tagapagligtas ng tanang bansa, iyong tinawag ang mga taga-Korea upang mapaanib sa iyong mga hinirang sa pagsasampalataya bilang mga Katoliko, sa iyong pagtaguyod naging mga banal na martir sina San Andres, San Pablo at mga kasamahan sa pawang marangal sa pamagpapahayag ng katapatan sa iyo. Pakundangan sa kanilang ulirang halimbawa at panalangin, iyong ipagkaloob na hanggang kamatayan, kami ay makapanatiling matatag sa pagsunod sa iyong mga utos sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, kung ipinangaral naming si Kristo'y muling nabuhay, ano't sinasabi ng ilan sa inyo na hindi bubuhaying muli ang mga patay? Kung ito'y totoo, lilitaw na hindi muling binuhay si Kristo. At kung si Kristo'y hindi muling binuhay, walang kabuluhan ang aming pangangaral at walang katuturan ang inyong pananampalataya. Kung magkagayon, lilitaw na kami mga bulaang saksi ng Diyos sapagkat pinatotohanan namin na muling binuhay ng Diyos si Kristo. Ngunit lilitaw na hindi ito totoo. Kung talagang di bubuhaying muli ang mga patay, kung hindi bubuhaying muli ang mga patay, hindi rin muling binuhay si Kristo. At kung hindi muling binuhay si Kristo, kayo'y hindi pa nahango sa inyong mga kasalanan at walang katuturan ang inyong pananampalataya. Hindi lamang iyan, lilitaw pa na ang lahat ng namatay na nananalig kay Kristo ay napahamak. Kung ang pag-asa natin kay Kristo ay para sa buhay na ito lamang, tayo ang pinakakawawa sa lahat ng tao. Ngunit ang totoo, si Kristo ay muling binuhay bilang katibayan
na muling bubuhayin ang mga patay. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Paggising ko poong sinta, sa piling mo'y magsasaya. Paggising ko poong sinta, sa piling mo'y magsasaya. Dinggin mo po, Panginoon, ang tapat kong panawagan. Poon, ako ay dinggin mo sa daing ko natulungan. Pagkat ako'y taong tapat, di nandaya kailanman. Kaya ako'y sumasamong, dalangin ko ay pakinggan. Pagising ko poong sinta, sa piling mo'y magsasaya. Ang daing ko, Panginoon, ay lagi mong dinirinig. Kaya ako'y dumudulog at sa iyo humihibig. Sa amin ay ipadama yaong banal mong pag-ibig. Sa piling mo'y ligtas kami sa kamay ng malulupit. Pagising ko poong sinta, sa piling mo'y magsasaya. Kung paanong sa mata mo'y lubos ang iyong pag-iingat, gayon ako ingatan mo sa lilim ng iyong pakpak. Yamang ako ay matuwid, ang mukha mo'y mamamalas. Kapag ako ay nagising, sa piling mo'y magagalak. Pagising ko poong sinta, sa piling mo'y magsasaya. Magsitayo na po ang lahat. Alleluia, 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 alleluia. Papuri sa Diyos Ama, pagkat ipinahayag niya, hari siya ng mga aba. Alleluia, 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 alleluia. Sumainyo ang Panginoon at sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panong iyon, nilibot ni Jesus ang mga bayan at nayon. Nangaral siya at nagturo ng mabuting balita tungkol sa paghahari ng Diyos. Kasama niya ang 12 at ilang babaeng pinagaling niya sa masasamang espiritu at karamdaman. Si Maria na tinatawag na Magdalena, mula sa kanya'y 7 demonyo ang pinalayas, si Juanang asawa ni Kusa na nakatiwala ni Herodes, si Susana at marami pang iba. Ang ari-arian nila ang tinustos nila sa pangangailangan ni Jesus at ng kanyang mga alagad. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna ang lahat. Biyernes, at para sa atin mga deboto, araw ng debosyon natin sa mahal na poong Jesus Nazareno. At magandang balikan, no? Paano ka nagsimula bilang isang deboto? Paano ka nagsimula na magkaroon ng debosyon sa mahal na poong Jesus Nazareno?
medyo backtrack lang tayo ng konti. Medyo konting recall lang. Karamihan siguro sa atin dito ay nagsimulang naging deboto dahil ang magulang nila ay deboto. Ipinasa sa iyo ang debosyon. O marahil may kaibigan ka at kakilala na deboto at sinama ka dito sa Quiapo. Ang iba siguro ay naging deboto dahil napadaan. Napadaan ng Quiapo dahil natagpuan niya ang sarili niya sa pinakamababang yugto ng buhay niya. Nawala ng pag-asa, hindi na alam anong gagawin, napadaan ng Quiapo para magdasal. At marahil sa simbahang ito, nakasumpong ka ng pag-asa ulit para muling bumangon. Kaya sabi mo, nung panahon na baksak ako at wala nang maasahan, kay Jesus Nazareno ako umasa at tinulungan niya ako. Kaya sabi mo sa sarili mo, tuwing Biyernes, babalik ako ng Quiapo. Dahil nung una'y napadaan lamang ako, pero si Jesus ang naging lunas ko sa problema ko. Marahil ang iba dito ay patuloy na nagpupunta din. Dahil minsan nang tinugon ng mahal na pong Jesus Nazareno ang iyong panalangin. Minsan niya nang sinagot ang iyong samot, dalangin at iyong hinaing, tinulungan ka ng mahal na pong Jesus Nazareno. Kaya doon nagsimula ang iyong debosyon. Sa atin ng Ebanghelyo, narinig po natin ang kwento ng mga babae na sumasama kay Jesus. At ano ba ang kanilang common denominator? Bakit sila sumusunod kay Jesus? Dahil sila'y pinagaling o pinalaya sa masasamang espiritu o sa karamdaman. Kaya narinig natin ang pangalan ni Maria na tinatawag na Magdalena. Hindi po siya yung babaeng nahuling nakikiapid. Ibang tao ho yun. Baka na mistaken identity lang ni Freddy Aguilar. Sino ba si Maria Magdalena? Siya ho, ayon sa ating Ebanghelyo, ay isang babae kung saan pitong demonyo ang pinalayas ni Jesus. Nakatanggap ng kalayaan, nakatanggap ng kagalingan, kaya simula noon, sumunod siya kay Jesus. Narin din si Juana na asawa ni Kusa, si Susana at marami pang iba na pinagaling at pinalaya ni Jesus. Mula sa karamdaman at inaalihan ng masamang espiritu. Tayo din, marahil ay sinugot ng Diyos ang iyong panalangin, kaya't nagnais kang sumunod sa Kanya. Pero maganda rin paalaala sa atin na bilang mga deboto ni Jesus Nazareno, kasama ng ating pagdebosyon ay ang kahandaan nating sumunod kay Jesus. Kaya sana ho, ang bawat deboto ay disipulo ni Jesus. Na hindi lang ang ating debosyon ay nakikita sa panlabas na gawain, na deboto tayo tuwing mahal na araw at January 9, o tuwing Biyernes deboto tayo, pero sa ibang araw, kalimutan tayo. Hindi naman ho pwedeng ganoon. Dahil ang isang tunay na deboto, ang kanyang debosyon ay hindi lang nakapaloob sa isang araw, kundi ang debosyon niya ay way of life. Hindi deboto lang kapag Biyernes Santo, hindi deboto lang pag Biyernes at January 9, kundi ang debosyon sana natin araw-araw.
dahil ang debosyon natin sa mahal na pong Jesus Nazareno ay parte ng ating buhay. At dahil parte ng buhay ang ating debosyon, ang ating pamumuhay ay pinangungunahan ng ating pananampalataya sa Kanya. Sa ating pagsasabuhay, sa ating pakikitungo sa kapwa natin, kitang-kita ang tanda ng isang deboto dahil sa kanyang pamumuhay. Kaya ang taong sumusunod kay Jesus, nagbabago ang buhay. Ang taong patuloy na sumusunod kay Jesus, patuloy ding nagbabago ang buhay. Lumalago ang pagkatao, lumalago ang kakayahan na magmahal, lumalago ang kakayahan na sundin ang mga aral at turo ni Jesus Nazareno na kanyang sinusundan. Kaya sana ang naisin din natin, hindi lang paggawa ng debosyon, kundi maganda rin ang paglago ng ating debosyon. Ang paglago ng debosyon natin ay ang ating pagsunod sa Diyos na minamahal natin. Kaya ang mga babae sa Ebanghelyo na hinambing sa atin, pagkatapos makatanggap ng kabutihan sa Diyos, sumunod sila kay Jesus. Kaya sana no, ang ating debosyon ay i-level up din natin. Sa patuloy nating paglalakbay sa buhay, sana ang debosyon natin ay nagle-level up din. At hindi lang natin sasabihin, hindi lamang ako deboto, ako'y deboto at disipulo ni Jesus Nazareno. Dahil siya ang aking sinusundan, siya ang aking pinakikinggan, siya ang aking tinutularan. Si Jesus Nazareno ang sinusundan. Si Jesus Nazareno ang tinutularan. At kung paano namuhay si Jesus sa ating pagninilay sama-sama bilang isang pamayanan, pagninilay sa kanyang salita, sana yung pinagninilayan ay sikapan nating isabuhay at magiging parte ng buhay natin. At yung paglalakbay na yon ng pagsasabuhay, aminin ko sa inyo, hindi madali. Madaling sabihin, pero aminin natin, may struggles tayong dadaanan sa buhay. Pero even when we struggle, it is there that we grow. Yung mga struggles na pagdadaanan natin o dinadaanan natin, it is there when we grow. Kaya diba, minsan yung mga pagsubok natin sa buhay, yan yung nagtuturo sa atin ng mga mahalagang leksyon sa buhay natin. Naalala ko ho, may lumapit sa akin. Sabi niya, Father, bakit ho ganoon? Nagkamali ho ba ako ng desisyon? At tinanong ko, bakit naman? Ba't mo nasabi yan at ba't mo natanong? Ano ba ang hugot mo? At ang sabi niya sa akin, kasi Father, akala ko, pag sumunod ako kay Jesus, gagaan ang buhay ko. Akala ko, pag sumunod ako kay Jesus, mawawalan ako ng problema. Sinabi ko sa kanya, teka, mukhang nagkamali ka yata ng pagkaintindi. Hindi pinapangako ni Jesus na pag sumunod ka sa kanya at siya ang pinili mo, mawawalan ka ng problema. Magkakaproblema ka. Pero may pangako din ng Diyos sa iyo na sa kabila ng mga problema mo, minsan uusigin ka sa iyong pananampalataya, sa iyong paninindigan sa katotohanan ng iyong pananampalataya, uusigin ka, aawayin ka. Pero ang pangako din ni Jesus sa iyo, sa kabila ng mga pagsubok mo sa buhay, sa kabila ng mga challenges na dadaanin mo, God promises you one thing.
kung paano din natin siya sinusundan, pangako din niya sa atin, sasamahan din niya tayo sa panahon ng pagsubok natin. Sa panahon na malalakas ang alon ng buhay natin, sa panahon na napapangunahan tayo ng takot at pangamba, ang pangako lagi ni Jesus sa atin, I am with you always. Kaya huwag matakot sumunod kay Jesus. Huwag matakot na samahan siya at pasanin ang krus ng pag-aalay natin. Huwag matakot na sumunod sa Diyos na nag-alay ng sarili niyang buhay para sa atin. Sundin si Jesus, tularan si Jesus. At pag itong ginagawa natin, tayo ay nagiging disipulo ni Jesus Nazareno. Siya na ating sinusundan. Siya na ating tinutularan. Siya na gabay natin sa buhay natin. At ang pangako ni Jesus Nazareno sa atin, sa kabila ng mga alon natin sa buhay, ang pangako ni Jesus Nazareno, kasama mo ako lagi. Hindi kita iiwan, hindi kita pababayaan. Kasama mo ako lagi, lagi. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, puno ng pag-asa at pananalig. Manalangin tayo sa Diyos Ama na nananabik na madama natin ng higit ang Kanyang presensya. Ang ating itugon, gamitin mo kami sa iyong gawain o Panginoon. Gamitin mo kami sa iyong gawain, O Panginoon. Ang simbahan naway patuloy na umunlad at maging simbolo ng katarungan, pag-ibig at katotohanan sa daigdig. Manalangin tayo. Gamitin mo kami sa iyong gawain, O Panginoon. Bilang isang komunidad, naway wag nating ipagwalang bahala ang ating buhay pananampalataya. Pagkos hanapin natin ang Diyos, maging sa mga paghihirap at pagsubok. Manalangin tayo. Gamitin mo kami sa iyong gawain, O Panginoon. Ang mga bata, naway lumaki sa pamamaraan ng biyaya at tumanda na katulad ng mga taong kawangis ni Kristo. Manalangin tayo. Gamitin mo kami sa iyong gawain, O Panginoon. Ang mga may sakit, naway mapalakas sa pananampalataya sa pamamagitan ng kanilang pag-uugnay ng kanilang pagdurusa sa mga pagdurusa ni Kristo. Manalangin tayo. Gamitin mo kami sa iyong gawain, O Panginoon. Ang ating mga mahal na yumao, naway magtamasa ng bunga ng kapayapaan, kaligayahan at kasiyahan sa kaharian ng Diyos. Manalangin tayo. Gamitin mo kami sa iyong gawain, O Panginoon. Diyos Ama sa langit, tulungan mo kaming maunawaan ang kahalagahan ng panahon ng aming pag-iral. Buksan mo ang aming mga puso upang magbunga kami lagi ng kabutihan. Hinihiling namin ito sa ngalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Aming inaalay, amen.
po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid, ito pang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoong itong paghahain sa inyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan niyang banal. Ama naming lumikha, iyong paunlakan tanggapin ang mga alay ng iyong bayang ginigiliw at iyong paghindapating kami ay iyong kalugdan bilang haing kapakinabang sa ikabubuti ng sanlibutan. Pakundangan sa pananalangin ng mga martir sa pamamagitan ni Hesus Kristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan ngayong aming kagalakan na sina San Andres, San Pablo at mga kasamahan ay parangalan. Sila'y kapanalig naming may paninindigan na ikaw ay ipahayag kahit sila'y mamatay. Sapagkat minarapat mong kanilang matularan ang iyong anak na naghahain ng sariling buhay. Tulad ng naganap sa iyong anak, ang dugo ng mga martir ay dumanak, hindi dahil sa katatagang likas, kundi dahil sa bigay na lakas. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga upo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparito sa ngala ng Panginoon. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Magsilud po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banalang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesus Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya. Hinagati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan.
Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay. Si Kristo'y nabuhay. Si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kaming nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming na himlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayun din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, na ang kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. 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 Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kariyan at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa. Ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan.
magsiluhod po ang lahat. Itong kordero ng Diyos, ito nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat dapat ng magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amin pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Jesus Nazareno, salam po sa pag-ibig mo. Buhay mo'y inialay, sa krus ay namatay, upang kami ay mabuhay. Oong Jesus Nazareno, patawad ko sa mga kasalanan ko. Buhay ko'y iaalay, ang lahat ay ibibigay. Puso ko'y sa'yo lamang habang buhay. Oong Jesus Nazareno, kay buti mo, sa hirap at usay ka'y kasama ko. Ang samo ko, tasal sana'y pakinggan mo. Mapawi na mga paghihirap ko. Oong Jesus Nazareno, salamat po. Ang iyong pagmamahal ay nakarama ko. Ngayon at magpakailan, ika'y purihin ko. Mahal na pong Jesus Nazareno. Poong Jesus Nazareno, kalugtan po ninyo itong kailingan ko. Mabuhay ng mapayapa, ilayo sa lahat ng masama. Kaawaan niyo po kami, umasa. Poong Jesus Nazareno, patubay
Hayaan niyo po't nawa't gabayan ako. Iligtas sa kapahamakan at tiyak na kamatayan. Huwag po ninyo kami pababayaan. Oong Jesus Nazareno, kay buti mo sa hirap at sa ika'y kasama ko. Ang samo ko at dasal sana'y pakinggan mo nang mapawi ng mga paghihirap ko. Oong Jesus Nazareno, salamat po. Ang iyong pagmamahal ay nararama ko. Ngayon at magpakailanman, ikaw'y pupurihin ko. Mahal na Poong Jesus Nazareno. Mahal na Poong Jesus Nazareno. Muling inihahandog ng ating simbahan ang Nazareno Medallion. Mabibili po ito sa ating Parish Finance Office. Ito po ay nagkakalaga ng 25 pesos. Ang malilikom po ay gagamitin sa pagsasaayos ng electrical system ng ating simbahan. Ngayong buwan ng Setyembre ay pinagdiriwang ang ating Archdiocesan Youth Month at ang Parish Youth Ministry ng Simbahan ng Quiapo ay muli naghahanap at tumatanggap ng mga nagnanais na maglingkod sa Poong Jesus Nazareno sa pamamagitan ng PYM. Inaanyayahan po namin ang mga kabataan na may edad 13 hanggang 24 na taong gulang na sumali sa Parish Youth Ministry at Young Adult Ministry. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kami ay iyong binigyan ng lakas na dulot ng banal na salo-salo. Sa paggunita namin sa mga banal na martir, hinihiling namin kami ay iyong pamaligiin sa matapat na pagsasampalataya sa iyong anak at sa pagmamalasakit sa kaligtasan ng lahat bilang mga kaanib ng iyong sambayanan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo. Magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na Poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angka na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga may daladala nilang imahin at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran. Bilang Panginoon, magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng ating mapagmahal na Diyos, ang Ama at ang Anak at ang Espiritu Santo. Amen. Umayo kayo, taglay ang kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipintuho ka namin, aral mo ang aming
kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin.